Hello Aries, ito yung gabay mo ngayon. Ako nga pala si Purple Teen. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, don't forget to subscribe. Hanapin nyo lang yung link sa description below kung magbubuka kayo ng personal reading. Paki-like and follow na rin po yung aking Facebook page. Aries, ang lucky numbers mo 32, 42, 15, 8, 4, 3, tsaka lucky day mo ay Monday. Okay, so ngayong araw na to, baka gusto mo namang mag-unwind, Aries. Time to go out and have fun. Ayan, oh. At magiging very abundant ang araw mo, ayan, oh. Plenty of material things. Abundant ka sa material ngayong araw na to. Meron ka rin ditong period of frustrations, lesson to be learned. So, baka merong may mangyayari ngayong araw na to na mafufrustrate ka and magbibigay sa iyo ng aral. Oh, ayan. Kung may mangyayari, may matututunan ka kung ano man yung pangyayari ngayong araw na to. Meron ka ring bouquet, compliments from an admirer. So, pwedeng makareceive ka ng gift from an admirer, whether romantic admirer man yan or someone lang na bilib sa'yo humahanga, no? Kasi pwedeng yung tagahanga mo naman hindi naman laging someone na nai-inlove sa'yo. Pwedeng bilib na bilib lang siya sa'yo, tuba siya sa'yo, humahanga siya kasi halimbawa natatalinuhan, no? Nagagalingan sa'yo. Meron ding clue, be careful, do not take risks. Huwag ka munang magbaka sakali ngayong araw na to or itatry mong sumugal. Ibig sabihin, yung mga bagay na alanganin, no? Pagte-take ng risk, i-avoid mo muna daw. And meron kang chair empty. Someone is leaving your life. May aalis ngayong araw na to. Okay, so kung sino man yan, hindi ko alam kung saan pupunta and kung ito ba ay temporary or permanent. Okay, Aries, ito yung mga energies mo ngayong araw na to. Hello, Leo. Ito yung gabay mo para sa araw na ito. Kamusta kayo? Kung bago kayo dito, don't forget to subscribe. Nabubulol na ako. Don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and paki-like and follow yung aking FB page, lalo na kung mahilig ka sa personal reading, doon ka mag-book, mag-send ka lang ng private message, yung link at details nakalagay sa description. So ano ba itong mga energies mo ngayong araw na to, Leo? Hoy, meron kang biyahe ngayong araw na to. Hindi ko alam, may sasaglitin ka eh. Sinasabi ni horse card, ayan, oh. A short journey. O, diba? Biglang may lakad. Something na balikan, something na hindi ka naman magtatagal doon, baka naman may importante ka lang sadya, o anuman, errand, no? whatever the reason is, basta meron kang maiksing biyahe. News is on the way, may bird flying. So, makakatanggap ka ng balita, hindi nga lang in-indicate dito kung ito ba ay shocking news, good news, disappointing, hindi ko alam, no? Meron ka ring hammock. Taking a vacation, physically or mentally. Ah, baka ito yung short trip mo, dear Leo. Maiksi lang naman, so pwedeng pwedeng overnight or weekend, no? Tamang weekend na vacation lang. Pero hindi eh, kasi pwedeng ngayon, pwedeng siguro mga overnight. O baka may slumber party, matutulog kayo dun sa bahay ng friend mo, no? O bahay ni person mo. Meron ding tent. Temporary situation. So yan, kung ano man tong dinaranas mo ngayong araw na to, Leo, maliwanag na ito ay temporary lang. No? Hindi magtatagal ito, whether maganda man itong nararanasan mo ngayon or pangit. So, at least temporary lang kung pangit, no? Meron ka rin carriage, a journey, either physical or mental. Meron talagang journey, dalawang cards mo.
About journey. Pero bukod dito sa ano, actual na travel, no, yung babiyahe ka, is meron kang journey mental, spiritual lang na feel ko eh. Baka ewan ko basta meron kang ano, about sa soul mo to. Yun yung na-feel ko. No, pwedeng iba, pwedeng may health matter na yun yung pinagdaraanan ninyo. Pero alam mo, buti na lang may tent kasi ang sinasabi diyan, it is only temporary. No? So kung pangit man yung nararanasan mo, good thing na hindi yan forever. Sandali lang yan. Parot, someone will gossip about you, all your secrets. O ngayong araw na to, may magkakanulo sa'yo. Igo-gossip ka niya. So, ayan. Alam mo na kung sino tong person ko. May pinagsabihan ka dyan at yun yung kumalat at alam mong sikreto mo yung alam mo na yun. Kaya be careful dun sa mga tao na alam mo yun, pinagsasabihan mo ng mga bagay-bagay tungkol sa sarili mo. And before I forget, ang lucky day mo is Thursday. Lucky numbers mo, Leo, 21, 19, 53, 33, 14, and 9. Yan yung mga energies na nakuha ko ngayon. Take care and God bless. Sagittarius, ito yung gabay mo sa araw na to. Para sa mga bago dito, don't forget to like and share this video. Syempre, don't forget to subscribe din, no, dito sa aking YouTube channel. And paki-like and follow na rin yung aking FB page. Doon po kayo mag-send ng private message kung magbubuo kayo ng personal reading. Ano ba itong mga energies mo ngayong araw na to, Sagittarius? Pero bago tayo magsimula, ang lucky day mo nga pala is Monday. Lucky numbers mo, 19, 16, 23, 51, 54, and 34. May kandila dito. So, pwedeng iba magdadasal kayo, mag-aalay, magme-meditate. Pero ang sinasabi ng card mo is, you will be shown the way. So, this is enlightenment or parang magiging clear sa'yo kung ano yung kasagutan or, you know, may mag-shed ng light sa dun sa dapat mong maunawaan or malaman. So it could be a revelation, no? magkakaroon ng kaliwanagan yung mga part na hindi mo alam, yung mga sikreto, yung mga kadiliman diyan, magliliwanag, okay? Meron ka ring crown, honor and respect will come to you. So ayan, ngayong araw na to ay karespeto ka at mafi-feel mo 'yan sa mga tao sa paligid mo na alam mo 'yon. Na kahit papaano they put you on high regard or mafi-feel mo na nire-respeto ka nila, no? Meron ding rat, yun lang. Meron ditong tumatraidor sa'yo, pwedeng nakikipagsabwatan siya sa iba, nakikipagkampihan. Working against you, no? Para lang kontrahin ka or kalabanin ka. O, kung sino man yan, baka naman kilala mo yan. Successfully overcoming a problem. So, ayan. Kung may problema ka ngayong araw na to, sa tingin ko, happy ending. At the end of the day, masusolve mo yung conflict niyan, yung problem niyan. You also have club. Someone will try to make you do something against your will. So, pwede may magpo-provoke sa'yo para gawin mo yung mga bagay na hindi mo dapat gawin or ayaw mo. Mapipersa ka dahil etong person na to, siya yung nag-ano sa'yo eh. Nag-fuel, siya yung gumagawa ng way para gawin mo yung hindi mo dapat gawin. No? Sulsol or nagpo-provoke. Parang tinitrigger ka niya, ganun. Meron ka ring tiger doing something risky, taking a chance. So, ayan. Yung iba sa inyo dito, gagawa kayo ng bagay na medyo daring, delikado. No? Itatry nyong lakasan yung loob nyo, mag-take ng risk, sumugal, makipagsapalaran, no? Kumbaga bahala na si Batman, okay? So, ito yung mga energies mo, Sagittarius, sa araw na to. Don't forget to like and share. Take care and God bless. Gemini, kamusta kayo? I hope you are happy and healthy. Ito yung gabay mo sa araw na to. Kung nga pala si Purple Teen, para sa mga bago dito, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and don't forget to like and follow my Facebook page. Send kayo ng PM doon kung interesado kayo sa personal reading, hanapin nyo lang yung link sa ibaba. So, ito yung mga energies mo ngayong araw na to, Gemini. Ilatag muna natin.
By the way, Gemini, lucky day mo is Tuesday. Lucky numbers mo 18, 29, 31, 25, 16, and 45. Oy, nakikita ko na magkakaroon ka ng ano dito. Yung may mga bagay na ma-unlock ka with the key. Kasi 'di ba yung susi siya yung nagbubukas ng mga bagay na nakasarado. So ayan, pwedeng may matutuklasan ka or masusolve, no? Ayan, no? Tama. Successful outcome to your problems. So, ayan. Bukod sa may mga ma-unlock ka, madi-discover ka na hidden, pwedeng may masusolve ka na mga problema or magiging maganda yung kalalabasan o resulta kung may mga challenges man sa'yo. Arrow, you are on the right path regarding some aspect of your life. No? So, ngayong araw na to, nasa tamang direksyon ka. Kaya huwag kang ma-confuse. Gawin mo yung keep facing your true north. Magpatuloy ka lang dyan sa path mo, sa goal mo. Meron ka ring whale. Great worry of over nothing. Ayan, iwasan mo mag-overthink. Yun yung sinasabi ng whale. Kasi nag-worry ka sa mga bagay na hindi naman dapat sobra yung pag-aalala mo dun. No? Ayan, worrying over nothing daw eh. Kumbaga, parang... hindi ka naman dapat nag-aalala dyan, pero para sa'yo, parang sobra-sobra na yung pag-iisip mo, pag-aalala mo. Meron ka ring sunrise, so ito ay beginning. No? Pero ang sinasabi, no creative ideas, no venture. So, a fresh start, tama. Sunrise. Tuwing umaga, di ba, nabibigyan tayo ng panibagong buhay, panibagong opportunity. So, ito yun. This is a fresh start para magsimula ka. Bagong buhay, bagong araw, no? Bagong ikaw. Okay? So, pwede rin may mga creative ideas daw at saka yung mga bagong ventures na gusto mong i-explore. So, very ano ka, optimistic ka ngayong araw na to. Very creative, very positive. Meron ka ring seahorse, so pwedeng family matters. So, ayan, may mga bagay tungkol sa family ngayong araw na to na hindi mo pwedeng deadmahin. No? Meron ding eagle, triumph over troubles and obstacles. O diba, magiging successful nga yung outcome pagdating sa problem mo, sabi nung key, and sinasabi rin niya nung eagle, kung ano man tong challenge, mahihirap na pagdaraanan mo ngayong araw na to, magiging successful ka in the end, masusolve mo pa rin yan. Okay, Gemini, ito yung energies mo. Don't forget to like and share this. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Hello Libra, ito yung gabay mo para sa araw na to. Kung bago nga pala kayo dito, ako pala si Purple Teen. Paki-like and follow yung aking Facebook page. Paki-subscribe din dito sa aking YouTube channel. Kung interesado ka sa personal reading, mag-send ka ng private message sa aking FB page. Yung link at details nasa description below. So, ang lucky numbers mo, Libra, 15, 37, 21, 19, 6, 18. At saka ang lucky day mo ay Thursday. So, ito yung mga energies mo ngayong araw na ito. So, merong sinasabi dito about August. So, nakaraan na yan, Libra. Baka meron namang napaka-importanting pangyayari ng August na until now ay nakaka-apekto pa rin sa'yo. No? Or pwedeng this is an indication na timing na pwedeng merong importanteng mangyayari sa susunod na August. So, pwedeng August next year na ito since tapos na yung August. No? Kung hindi ito about the past, eh pwedeng paparating pa lamang sa'yo. So, tandaan mo yung August. Merong announcement, o baka by August nga, Libra, makakatanggap ka ng importanteng announcement. Kung ano man ito, announcement tungkol saan. Something na ano, balita yan, balita. Sana maganda. O, merong wealth eh, o. Wow, so pwedeng iba sa inyo dito, pwedeng abundant, pwedeng maganda pagdating sa financial, material, ayun, wealth. So baka naman by August, Libra, mafe-feel mo na yung shift na nag-i-improve na yung kalagayan mo, yung kabuhayan mo pagdating sa pera. No? Prosperity, abundance, tsaka yung sa ano, success. Happiness and well-being, Libra. Magiging masaya ka ngayong araw na to. Maraming reasons para maging masaya, para maging thankful. At isa ito sa mga araw na to, Libra.
At isa yung araw na to sa mga araw na yun pala, Libra, no? Na dapat mong ika-happy, ika-thankful, i-celebrate. Merong woman Libra, oh, may makakadeal ka babae, kung sino man to. Walang sinabing age. Hindi naman sinabing old woman. So, siguro pwedeng ka-age mo, no? Meron ding harp. Oh, happiness talaga eh. Double happiness, Libra. I'm happy for you. Ang saya-saya, ang positive ng cards mo. Imaginein mo, there is an announcement at parang may kinalaman siya sa wealth. Meron ka pang happiness. Okay, Libra, sana nagustuhan mo to. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care. Aquarius, ito yung gabay mo para sa araw na to. Kamusta kayo? Ako nga pala si Purple Teen. At para sa mga bago dito, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel. Don't forget to like and follow my Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private message. Kung interesado kayong mag-book ng personal reading, hanapin nyo lamang yung link at description below. So, ang lucky day mo nga pala, Aquarius, is Monday. Lucky numbers mo, 19, 37, 25, 28, 51, and 41. At ito yung mga energies mo para sa araw na ito. Meron kang mule, angel, peacock, fox, bear. Uy, daming animals. Okay. So, you are surrounded by animals today. You have the mule, peacock, fox, bear, and dogs. Ano ba to, Aquarius? Parang Manila Zoo. Oh, ewan ko, very strong ang energy ng animals. So, maybe these are your spirit guardians, no, in the form of animals. Or pwedeng ikaw ay animal lover, or you are drawn to animals lately. May something about the animals na parang konektado sa iyo. No? Baka naman animal whisperer ka. Okay? Pero hindi, sige. Sabi ni Mule, someone is extremely stubborn. O yan, merong matigas ang ulo. May encounter mo ngayong araw na to. At huwag ka nang umasa dyan kasi ang sabi dito, itong person na to ay unwilling to change. Wala siyang balak baguhin kung ano tong ugali niya. Talagang ganyan na siya, katigas ng ulo. Kumbaga sa simento, tumigas na yan, nag-set na yan. Hindi mo na kayang ano yun yan, palambutin or ayusin. No? So, ayan. Ibig sabihin lang, mag-fail ka. And hindi ito makikinig sa'yo. Merong angel, spiritual guidance and protection from harm. So, ayan. Protektado ka ng mga guardians mo. Specifically, guardian angel, gaya nga ang sabi ko. And may mga animals dito, feeling ko nga, you are divinely guided and protected nitong mga spiritual beings na ito. No? Yung mga guardians mo. You also have peacock, beware of great pride. O, ayan. Either ikaw to, yung sinasabihan na huwag ka masyadong maging ma-pride, Aquarius. Or pwedeng meron ka ma-encounter na ito. Kung sino man tong matigas ang ulo na to, pwedeng siya rin niyang ma-pride. Mahirap mag-bend, hindi na siya mababago. Matigas na, nag-set na. Kumbaga sa semento, nag-set na. Okay, fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. So, ayan. So, dapat maging wise ka, lalo na kung ikaw ay nagne-negosyo. Siyempre, alam mo yan. Wala namang negosyante na hindi wise eh. Ang tingin ko yung mga negosyante, wise talaga sila. Kasi mahirap mag-manage ng business. Malulugi ka. No? So, pero ina-advise ka lang nito na kailangan maging, ano ka, mapamaraan, madiskarte, practical, and wise pagdating sa pag-handle ng pera or itong kabuhayan mo. Okay? Meron ding bear. Danger, especially in money. O, diba? Mag-ingat ka. Lahat ng transaksyon na may kinalaman sa pera, financial. Mag-ingat. Sabi ng bear, and merong dogs. Getting together with friends. O, ayan. Pwedeng makikipagkita sa iyo yung mga kaibigan mo. Mag-get together kayo ngayong araw na to. Parang reunion na rin. Okay, Aquarius? So, ito yung mga energies mo. Don't forget to like and share this. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. So, Taurus, ito yung gabay mo para sa araw na to. Ako nga pala si Purple Teen. Kung bago ka dito, don't forget to subscribe. And don't forget to like and follow my Facebook page. At kung interesado ka sa personal reading, dun ka rin dumiretso sa FB page ko. Mag-send ka lang ng private message. Yung link at details na kailangan mo nakasulat sa description below. Ang lucky day mo nga pala, Taurus, is Tuesday. Lucky numbers mo, 27, 21, 15, 13, 41, at saka 49. Ito yung mga energies mo sa araw na ito, Taurus.
Ako, yung mga iba karma is real ngayong araw na to. So, wala kang dapat ikatakot kung wala kang ginawang masama in the past. Wala kang ginawa para mangargabyado ng kapwa mo. Wala kang ginawang mali against the rules, no? Yan. Kasi merong sinasabi dito na you will reap what you have sown. So, either marireceive mo na kung ano yung deserve mo or meron kang aanihin specifically kung meron kang itinanim like investment or mga pananim. No, basta kung ano man itong itinanim mo, literally or metaphorically, yun yung aanihin mo. So, kung nagtanim ka ng maganda, maganda rin yung aanihin mo today. Meron ding dark man dito, Taurus. Dealings or relationship with the man with dark complexion. So, may mga kadil ka lalaki, brown. No? Sexy yung kulay niya, as in, hindi maputla. Someone na makisig ang kulay. Very Pinoy. No? Meron ding about September. Okay, Taurus. So, may warning or heads up for you. Na sinasabi na merong importante siguro na mangyayari itong darating na September para sa iyo. It could be a milestone, it could be anything, positive man or negative. Meron ding misunderstanding, o yan. So, pwede may maka-ano ka ngayon, makasamaan ng loob or maka-diskusyon, no? Maka-argumento. Meron ding pig, beware of greed, o dahil siguro sa karamutan or nagiging greedy, may pinag-aagawan or yun magiging issue, pwedeng ano, pwedeng isa masyadong greedy or selfish, kaya magkakaroon kayo ng disagreement or yung conflict or away, sagutan, no? So, ayan. Meron ding older man bukod dito sa dark man. So, meron namang elderly dito, pwedeng lolo o relative, o kahit hindi, basta someone, may makakadeal ka, makakaharap ka na may edad na lalaki. Ayan, older man. Pwedeng ka-relationship mo, tinutukoy dyan na mas matanda sa'yo maraming agwat, no? Or pwedeng dealing kahit hindi naman romantic, may makakadeal ka lang na old man. Okay, Taurus, ito yung mga energies na kuha natin para sa'yo ngayong araw na to. Don't forget to like and share this. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Virgo, ito yung gabay mo para sa araw na ito. At kung bago ka dito, hi, ako nga pala si Purple Teen. Don't forget to subscribe dito sa aking YouTube. At pakilike and follow na rin po yung aking Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private message kung magbubo kayo ng personal reading. Lahat ng kailangan yung impormasyon at link na sa description below. Hanapin nyo lang. So, ang lucky day mo nga pala, Virgo, ay Tuesday. Lucky numbers mo, 28, 58, 51, 31, 29, and 4. Ito nga pala yung mga energies mo. Meron kang love, dog, heels, rose, dark woman, and flag. Ooh! So, merong love. Malawak ang love, guys, ah. Hindi lang ito yung alam nung mahilig sa mga love reading dito na puro mga jowa-jowa lang. Malawak ang love. It could be friendship, it could be family, no? Hindi lang ito lalaging romantic. Pero kunin nyo na lang kung ano yung nagre-resonate sa inyo. So, kung romantic, edi romantic. Kung may kinalaman sa friendship, edi friendship. So, yan. Napupuno ng love itong araw mo. O, diba romance is in the air? Okay, buti na lang nakita ko. The rose is below it. Na sinasabi nga na nagbubloom ang pagmamahal ngayong araw na ngayon para sa'yo. Ha? Virgo? Romance? Okay? So, maraming heart na ine-emit itong araw mo. Love. Love is in the air. Meron ding dog dito. Ito ay protection from a powerful friend. So, yan. Pwedeng dedepensahan ka ng kaibigan mo. Puprotektahan ka niya from, ewan ko, from danger or kung ano man yung pwedeng umaapi sa'yo, nag-harm sa'yo. Meron ding heels. Obstacles to overcome. So, pwedeng iba makakaranas naman kayo ng problema. O, mga blockages. Mga sagabal, mga epal, ayan. So, pwedeng maraming nakaharang dyan sa way mo na kailangan mong
ma-solve. Meron ding dark woman dealings or relationship with the woman with dark complexion. Pwedeng friend, pwedeng relative, pwedeng person mo, yan, no? Babae. So, may strong energy ng babae, may friend, may love. Flag, do not be tempted to lower your standards. So, ayan, wag mo daw kaya ang maliitin ka or tratuhin ka ng mababa sa deserve mo. Okay, wag mo ibaba yung presyo mo, yung price tag mo, yung value mo. Virgo, remember that. Okay, Virgo, ito yung mga energies mo. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Capricorn, ito yung gabay mo para sa araw na to. Ako nga pala si Purple Teen, at para sa mga bago dito, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube. Pakilike and follow na rin po yung aking Facebook page, lalo na kung mahilig ka sa personal reading, doon ka mag-send ng private message kung magbubook ka ng reading. Yung link at details, hanapin mo, nakasulat sa description below. Lucky day mo, Capricorn, Monday, lucky numbers mo, 56, 14, 21, 29, 18, at saka 53. At ito yung mga energies mo para ngayong araw na to. O merong younger man, dealings or relationship with the younger man. Meron ding fair man, may fair woman. So maraming personality dito, ha. Dalawang lalaki, isang maputi, isang younger man na dark hair, isang lalaki na parang blonde or light colored yung hair or may uban, isang babaeng maputi na may blonde gray hair or white hair. So ayan, sino-sino ba yung mga person na yan? Mga kamag-anak mo ba yan? Friend, katrabaho? So ayan, may mga dealings, no? Whether karelasyon mo yan, kaibigan, kapamilya, katrabaho, no? Meron ding binabanggit about unclear thinking. So, pwedeng nako-confuse ka about something. Or ang daming gumugulo sa isip mo with the forest card. So, hindi ko alam ano ba itong nagiging problem mo or conflict mo para mag-cause ng ano sa'yo, confusion. And hindi ka makapag-isip ng maayos. No, hindi ka makapag-decide, makapag-isip ng maayos. Meron ding sinasabi about June, so abangan mo yan. Pwedeng sa future yan, sa paparating na June 2024. Or pwedeng sa nung past June, itong nakaraang June, hindi ko alam. So ano man ang nangyari nung past June sa'yo, pwedeng hanggang ngayon naapektuhan ka pa rin or nangyayari pa rin. Or pwedeng may paparating sa'yo importante, June next year. Meron ding coins dito, money will be coming to you. So yan, pwedeng darating nga June next year. Baka makatanggap ka ng pera, sana malaki. Okay? So ito yung mga energies mo, Capricorn. Maraming salamat. Don't forget to like and share this. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Hello, Cancer. Ito yung gabay mo para sa araw na ito. Ako nga pala si Purple Teen, at para sa mga bago dito, please don't forget to subscribe dito sa aking YouTube. Pakilagay and follow na rin po yung aking Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private message. Kung interesado kayo mag-book ng personal reading, hanapin nyo lang yung link sa description below. Ang lucky day mo, Cancer, is Thursday. Lucky numbers mo, 10, 21, 51, 44, 13, at saka 3. At ito yung mga energies mo para sa araw na ito. Meron kang apple. Susubukin ka. No, kung hanggang saan ang kaya mo, i-resist itong tukso. Ayan, oh, may temptation with the apple. Okay, so ikaw ba ay mamimili ka lang? Magiging marupok ka ba? Magi-give in ka ba dito sa temptation? Or magpapakatatag ka na hindi ka maging marupok na kagatin yung apple na yan or temptation na yan? Meron ka ring ram, a stubborn, aggressive person. So, ayan, pwedeng may nakaka-encounter kang Capricorn, Taurus. No? Mga may sungay, mga matitigas ulo. Okay? Kung sino man yan, may matigas ulo. Pwedeng ikaw, kung matigas ang ulo mo ay araw na to, baka naman ikaw yung sinasabi dyan. Okay? Meron ding pineapple, so merong magkakaayos ngayong araw na to, baka ikaw yan. Or kapamilya mo, or related sa'yo na
or kayong magkaibigan, hindi ko alam, no? So ayan, pwede naman kung sino man itong matigas ang ulo, baka naman siya yon yung nakaalitan mo at magkakaayos na kayo ngayong araw na to. Kumbaga, nagka-conflict kayong araw na to, lulubog din yung araw na maaayos nyo rin yung naging problema ninyo. O, maganda yan, that is healthy. Hindi na patatagalin, no? Kasi minsan naghihintayan dahil ma-pride, eh. ayaw magpakumbaba, no? Pero kung merong isang mas malawak ang pag-iisip, unawa, siya na yung magpapakumbaba na makipag-ayos. Pwedeng ganyan. O yung iba, kung mag-jowa man kayo, yan, may reconciliation, magkakaayos kayo ngayong araw na to kung nagkatampuan kayo ngayon or nung mga nakaraan. Meron ding climbing towards success dito. So ngayong araw na to, mukhang may level up para sa iba sa inyo. No, ibig sabihin lang magiging successful yung mga ginagawa nyo ngayong araw na to. Uuwi kayo nakangiti kasi accomplished kayo. Mission accomplished, no? Mission complete, achieved, kumbaga. Meron ka ring lili, spiritual love. So malalim, ito ay malalim na pagmamahal. Hindi ito yung kapusukan, kalandian lang. This is something na malalim, mas meaningful. Goldfish, increase in material wealth or spiritual. O diba sabi ko na may spiritual, may level up. Meron ka rin ito. O yan, ang maganda rito ay magkakaroon daw na increase pagdating sa kaperahan, no? Hindi lang yon, pati spiritual mo damay. So level up na nga pagdating sa material, sa pera, level up pa pagdating sa spiritual. Okay? Cancer, so ito yung mga energies mo ngayong araw na to. Don't forget to like and share this. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Hello, Scorpio. Ito yung gabay mo para sa araw na to. At kung bago ka nga pala dito, ako si Purple Teen. Please don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel. Paki-like and follow na rin po yung aking Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private message. Kung interesado kayo mag-book ng personal reading, hanapin nyo lamang yung link at details na kasulat sa description below. So, ang lucky day mo nga pala, Scorpio, ay Wednesday. Lucky numbers mo, 11, 17, 21, 29, 28, and 6. So, ito yung mga energies mo para sa araw na ito. Meron kang bow, ant, wheel, throne, bread, and career. Ang ganda! Ang ganda! You are highly thought of daw. Baka naman... may mga tao dyan or certain person na tinuturing kanyang special and palagi kang nasa isip niya. O, diba? Itong tao na to, nag-iisip siya whether nagkakagusto siya sa'yo or pwedeng nag-iisip siya kasi nag-aalala siya, nagmamalasakit siya sa'yo, no? So, yan. Pwedeng, hindi lang naman romantic. O, achievement, success. Ganda. May achievement and success ka, sabi nung ant card mo itong araw na ito. Work, achievement, success. Yun lang, pwedeng meron kang maging problema pagdating sa pagdidesisyon, no? Magiging indecisive ka eh. Ngayong araw na to, pwedeng labo-labo yung takbo ng utak mo or mali-mali yung decision mo, no? Kasi nga, hindi ka makapag-isip ng maayos, hindi ka tuloy makapag-decide ng maayos. Meron ding throne, position of authority. O baka ikaw to, kaya you are highly thought of. Baka maganda yung position mo. Whether position yan sa kung ano mga organization, sa work, no? Sa isang group. Meron ding bread, the period of prosperity and abundance. So ngayong araw na to, magiging masagana. Walang magiging problema pagdating sa material, sa financial, sa pagkain, lahat ng needs will be met. And meron ding about career, inikita ko, pwedeng ito ay achievement pagdating sa career, success. So yeah, kung may mga trabaho ka man ngayon, dyan sa workplace mo, ma-achieve mo yan with flying colors. Ibig sabihin, magiging successful yung mga gagawin mo. So kung may mga projects ka, o ano man mga commitments yan, magiging successful yung mga dealings and yung outcome. Okay, Scorpio, ito yung mga energies mo. Don't forget to like and share this. Don't forget to subscribe. Take care and God bless. Hello, Pisces. Last but not least, kamusta ka? Ito yung gabay mo para sa araw na ito.
Para sa mga bago dito, hello, ako nga pala si Purple Teen. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe and paki-like and follow na rin po yung ating Facebook page. Doon po kayo mag-send ng private message kung interesado kayo sa personal reading. Lahat ng kailangan, yung impormasyon at yung link nakalagay sa description below. So, ang lucky day mo nga pala, Tuesday, lucky numbers 41, 21, 51, 57, 13, and 7. Ito yung mga energies mo para sa araw na to, Pisces. Meron kang dog far away, a distant friend is thinking of you. Oh, baka may BFF ka abroad or sa malayong lugar na matagal na kayong hindi nagkikita. Nagre-reunite. So, ayan, iniisip ka daw niya, baka bigla kang naalala ngayong araw na to. Or namimiss ka niya lately. No, door. So, may magbubukas na opportunity para sa iyo ngayong araw na to. Congrats. Samantalahin ang magandang pagkakataon. Samantalahin ang mga oportunidad habang binibigyan tayo ng mga ganyang blessings. Minsan kasi, pag kumatok yan at hindi mo nakuha, pwedeng hindi na maulit, no? Meron ding teardrops, great personal sorrow. So, pwedeng iba sa inyo, nagsasuffer kayo mag-isa. Not may pain, may suffering, may sadness. Meron ding horseshoe, good luck. O, diba? Yan nga yung magbubukas na swerte sa'yo, yung door. Meron kang swerte ngayong araw na to, Pisces. Meron ka ring basket, recognition, reward for merit. Yung iba makakatanggap ng papuri, makakatanggap ng reward dahil sa kabutihan ninyo or sa sipag ninyo. No? Kung ito sa workplace man ito, sa family o kung saan, i-recognize nila kayo, bibigyan nila kayo ng pakonsuelo, ng recognition, okay? Or award. Pwedeng may older woman din na makadeal ngayong araw na to. Pwedeng may karelasyon ka na mas matanda sa'yo. It could be romantic, it could be family, or anything. Hindi lang ito laging romance, no? So basta may dealing with the person na babae na may edad. Okay, Pisces, so ito yung mga energies mo. Don't forget to like and share this. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.